Hi guys! My name is Kenny and welcome back! Kamusta naman kayong lahat? I really hope you're all doing well today and sana din safe and happy kayo! Super duper excited ako sa video natin today because as you can tell sa title, ang gagawin ko is a collective makeup haul. Kung hindi ako nagkakamali, December pa yung aking huling haul na ginawa, kaya naman super excited ako kasi finally may bago na and super dami kong mga bagong makeup na binili and susubukan. Majority na mga ipapakita ko sa video na to are affordable makeup from Shopee. Pero may ilan din ditong from Lazada. Tapos, I also have here some makeup na binili ko from Beautylish and Sephora bago din mag-quarantine. Before we continue, of course, if this is your first time sa channel ko, if you haven't already, make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want to stay updated, and as always, lahat ng information na kailangan nyo will be listed sa description box below. And that's it guys! So if you want to see kung ano ba yung mga product na binili ko and na-receive nitong mga nakaraang months, just keep on watching. Like I've said, majority ng mga products na meron ako dito sa gilid ko are from Shopee, but I'm going to start with Lazada kasi isa lang naman yung binili ko doon. This is the product na binili ko from Careline and yung tawag dito is Careline Shadow Palette. So, chinecheck ko sa phone ko yung presyo ng product and it says here na 495 pesos yung original price niya for 3 eyeshadows. But nabili ko siya ng ano lang, 470 pesos and 25 cents. So, this one is actually a Tony Sia Made Me Buy It product. Sa kanya ko ito unang nakita and nung nakita ko sa story niya, sabi ko, ang cute nung packaging and nung mga shades. Kaya naisipan kong bilhin. Pwede nyo din tong bilhin individually guys for 165, I believe. Something like that. Hindi siya lalagpas ng 170 pesos. Tatlo yung variants nila or options dito sa eyeshadow na to. And honestly, ang hirap mag-decide kaya binili ko lahat kasi ang cute nilang parehas. So, eto yung first palette and yung tawag sa kanya is Dreamcatcher. And kung hindi ako nagkakamali, dupe siya for the Anastasia Norvina palette. Eto namang isang to is called Slumber Party. And kung hindi ako nagkakamali, dupe siya for the Anastasia Subculture palette. Eto naman yung third palette nila and yung tawag sa kanya is Color Paradise. And as you can see, this one contains very bright and colorful shades. Sobrang cute, di ba? Kasi ang liit lang niya, perfect for traveling. Tapos lahat ng mga shades, actually, ang gaganda. Lalo na tong si Dreamcatcher palette, guys. Ang gaganda ng shades. Yung mga matte shades, perfect na pang transition. Tapos yung mga shimmer shades, sobrang perfect gamitin sa lid. So, eto yung first two products na nabili ko from Shopee. And this one is from Focalure. And yung tawag sa kanya is Heavy Glitter Eyeliner. So, this comes in 5 shades. Ang presyo niya is 120 pesos each. And dalawang shades yung aking binili. First color na nakuha ko is 01 Platinum. And yung second shade is called 04 Amethyst. Kung madalas kayong manood ng mga videos ko, especially yung mga affordable makeup tutorials, I'm very sure na palagi niyo nakikita itong si shade 01 Platinum sa mga looks na ginagawa ko. Especially kapag ka mga dramatic na eye makeup, kaya naisipan kong i-repurchase. Tsaka yung ginagamit ko kasi ganito na sa kabilang bahay, nasa apartment ko, and wala akong magamit dito sa amin, kaya naisipan ko na bumili. Para kapag kagumawa ako ng tutorial, di ba, may magamit ako. Tapos, nung nagbabrowse ako ng isa pang shade, etong shade na Amethyst, yung nag-caught ng aking attention. Ang ganda kasi ng pagka-purple niya, kaya ayun, sabi ko, gusto ko siyang itry and tignan kung maganda ba yung effect. This one is super nice and I highly recommend this kung naghahanap kayo ng panglagay ng pop of something sa lid. For its price na 120 pesos, honestly, super duper sulit niya and great value for money. Tsaka kung hindi din ako nagkakamali, this one is a dupe for the Urban Decay na heavy metal liner. I'm gonna show you the swatch para makita nyo kung gaano siyang kaganda. Feeling ko hindi siya nabibigyan ng justice ng camera, but ayan guys, eto yung swatch ng liquid eyeliner. Subukan nyo itong mga to guys, promise, maganda siya and magugustuhan nyo. This one actually freebie lang siya sa binilihan ko. And yung tawag dito is Maria Aurora. And this one is a Supple Touch Eyeliner. And yung shade na to is 01, which I believe is black. Ang weird lang nung spelling ng Aurora kasi para siyang Aurora. Or maybe Aurora nga siya, hindi Aurora. I don't know, ayoko na mag-isip. But the bottom line is, freebie siya and black eyeliner siya. Felt tip na eyeliner siya and let's see kung maganda ba yung pigment. I don't like it. Ayan o, tingnan nyo, nagbi-bleed yung eyeliner. Which is not a good sign kasi panigurado, it's going to be messy and kakalat siya sa waterline. Especially if you have watery eyes. Again, buti na lang freebie lang siya, so I don't really care and I don't mind. Grabe guys, etong next product na ipapakita ko sa inyo, super excited ako kasi ang ganda niya. Konting kwento lang kasi meron ako isang product na gustong bilhin before and that is from
Cover FX. Wait lang guys, papakita ko sa inyo. Ito yun guys, yung Cover FX na monochromatic blush duo. Super tagal ko na siyang gustong bilhin and matagal na siyang nakalagay sa cart ko sa Beautylish. Kaya lang, nagdadalawang isip akong bilhin siya kasi medyo pricey. Less than 2,000 pesos siya. And parang, ehon ko ba, nangihinayang ako. However, I'm super duper happy kasi habang nagbabrowse ako online sa Shopee, nakakita ako ng dupe sa Focalure and eto siya guys, hawak ko ngayon. So yung tawag dito sa product na to is Sunkissed Monochromatic Blush Duo. Available siya in 3, 6, 7, 8. 8 shades and yung presyo niya is only 285 pesos. Ayan yung itsura ng product. Di ba nakakatuwa? Kaya super happy ko talaga nung nakita ko tong product na to and hindi ako nagdalawang isip na bumili agad. Kasi very similar talaga yung itsura nila and even yung mga shades. This is how the packaging looks like and super nice. Ang sleek ng design and it looks very classy. Tapos isa pa sa maganda dito sa packaging nito is yung closure niya kasi magnetic siya. First color na napili ko is 03 Rose Flamingo. Second is 08 Marshmallow Kiss. And yung last one is called 05 Caramel Coffee, which is basically a bronzer shade. So with this one, basically yung concept niya is dalawang shades na magkapareho but magkaiba yung finish. Isang matte and shimmer. Kasi diba there are times na kapag nagbablush tayo or kaya bronzer ang gusto natin is matte. But meron din mga times naman na ang gusto natin is yung may shimmer. Kaya naman for those of you na naghahanap ng product na parang dalawa na pero magkapareho ng kulay, this one is great kasi you have options. Really excited na subukan to and gamitin kasi I feel like sobrang promising niya and ang spot on ng mga shades. Bibilin ko na yung ibang shades para makompleto ko sila. Ang mura niya kasi guys, 285 lang but it contains 12 grams na. So yung next product na binili ko from Shopee is an eyeshadow palette and it's from Beauty Glazed. Yung tawag dito is 60 colors. Wait. Ang gulo nilang mag-ano no, maglagay ng pangalan. Okay, so yung tawag dito is Meet Your Match Eyeshadow 3 Color Board and it contains 60 colors. So eto namang isang to nabili ko siya for only 569 pesos but yung original price niya is 1,300. Dito naman sa product na to, yung idea is para siyang album. So, you can open it like this. Tapos, ayan. Nandyan yung mga eyeshadows. And, meron siyang apat na color story. Dito sa first palette, more on green colors siya. Second palette contains oranges and warm colors. Third palette contains blues. And yung final palette contains purples and pinks. Ang cute and nice nung idea, diba? Kaya for those of you na naghahanap ng eyeshadow palette na pwedeng pagpraktisan, this one is really nice. Sobrang perfect to kung mahilig kayong gumawa ng creative looks kasi lahat ng kulay na kailangan nyo probably nandito na sa eyeshadow palette na to. Very color pop and Morphe yung vibes nitong palette. Next product is from Glossier. Ang tawag dito is Balm.com and nabili ko siya for 790 pesos. Kung kilala nyo ako and palagi nyo akong pinapanood, paniguradong alam nyo na na sobrang dry ng aking lips kaya sobrang hilig ko talaga and love bumili ng balms. And I have been wanting to try Glossier Balm.com for so long kaya lang medyo nakakapanghinayang siyang bilhin. Kasi diba sobrang pricey niya for a lip balm but this time, sabi ko, it's now or never. Bibilin ko na siya kasi kung hindi ko pa ito bibilihin, baka hindi ko na masubukan talaga. So, ganito yung itsura ng product, guys. And yung variant or flavor na napili ko is mint. So, eto namang lip balm na to guys. Simula nung na-purchase ko siya, everyday ko siyang ginagamit. And I hate to say this kasi I'm very sure mauubos yung pera ko. Pero ang ganda niya, guys. And medyo nadidemonyo ako na bilhin yung ibang flavor na meron. Parang gusto ko siyang i-collect. Sa akin kasi talaga before, parang nasa isip ko, lahat ng lip balms pare-pareho lang naman sila. Pero dito sa isang to, guys, I feel like mas angat siya compared sa mga ginagamit ko before and currently na ginagamit ko. Hindi ko ma-explain or ma-describe but there's something talaga about this lip balm na ang ganda. Alam niyo yun, parang kapag itong lip balm na ito yung ginagamit ko, my lips feels very luxe. Parang ganun yung feeling niya. Alam niyo talagang yung mga ingredients na ginamit dito high quality. Tsaka yung pagka-minty nitong lip balm is really nice kasi kapag nilagay niyo sa lips, mafe-feel niyo na parang medyo nagiging plump siya. Downside nga lang is medyo pricey siya but in terms of quality naman, okay na okay and bawing-bawi. Also guys, heads up lang na yung ilan sa mga ipapakita ko dito probably nakita nyo na sa IG stories or kaya sa Instagram feed. Kaya lang gusto ko ulit ipakita just in case kasi diba baka may gusto sa inyo mag-request ng video. So at least medyo mabilis nyo na makikita or mabilis kayo makakapag-request. Kumbaga isipin nyo na lang na parang pang heads up siya. So kung may gusto kayo sa mga product na ipinakita ko, just comment down below and gagawa natin ang video. So, kagaya ng sabi ko kanina, I also ordered some makeup overseas bago mag-lockdown and mga eyeshadow palettes yung binili ko. Hindi ko mapigilan yung sarili ko, guys. Kapag nakakita talaga ako ng eyeshadow palette, automatic, bibiling ko talaga siya. So, eto yung first eyeshadow na binili ko sa Sephora.
This one is from Too Faced and yung tawag sa kanya is Palm Springs Dreams Cocktail Eyeshadow Palette. This one I believe nabili ko siya on sale around 1,300 or 1,400. 50% off siya nung binili ko sa Sephora kasi around ano to eh, yung original price 2,400, less than 2,500. But anyway, this is how the packaging looks like. Super duper cute. Diba tingnan nyo, ang nice ng packaging niya. It's very fun and girly. Tapos, once you open this product, ganito siya inside. Ayan guys, ganito yung itsura ng mga shades inside and same sa packaging. Super fun din. Sobrang nakakatuwa, diba? Kasi majority ng mga shades inside, very wearable and perfect for everyday. Pero may mga ano din siya, pops of color na pwede nyo gamitin kapag gusto nyo gumawa ng fun looks. Tsaka yung amoy niya guys, grabe ang bango. Kung pwede nyo lang siya maamoy guys, grabe ang bango niya. Amoy piña colada. Eto namang dalawang to are from Natasha Denona and nabili ko sila sa Beautylish for around less than 4,000 pesos each. Yeah, tama. Medyo mabigat siya sa bulsa. Medyo nakakaiyak bilhin, but I've been dreaming of having these palettes for so long. Kaya, nung nakita ko siyang available, sabi ko sa sarili ko, bibilin ko na siya kahit mahal kasi minsan ko lang naman i-treat yung sarili ko. So, eto yung first palette na binili ko sa Natasha Denona and yung tawag dito is Sunrise Palette. This is how the packaging looks like. Grabe guys, tignan nyo naman, oh, packaging pa lang, diba? Sobrang ganda na. What more kapag nakita nyo inside, I swear. Sobrang magugustuhan nyo siya. Ayan guys, this is how the eyeshadow palette looks like on the inside. Diba ang perfect? Grabe. Parang kung magiging eyeshadow palette ako, eto yon guys. Etong eto siya. Eto kasi yung mga shades na madalas kong gamitin and sobrang favorite. Kaya sabi ko talaga, gusto kong magkaroon nito simula pa noon. And finally ngayon, eto na. Meron na ako. Kung makeup artist kayo, this one is really nice. Kasi lahat ng mga shades dito talagang magagamit nyo. Basically, parang ano siya, diba? Eyeshadow palette na walang tapon. So, eto naman guys, yung second eyeshadow palette from Natasha Denona na aking binili. And yung tawag dito is the Love Eyeshadow Palette. And limited edition siya. Etong isang to is part of their Valentine's 2020 collection. So, ganito naman yung packaging ni Love Eyeshadow Palette and same sa Sunrise. Yeah, Sunrise Palette. Nasa isip ko kasi yung Sunset, which is yung mas malaki nilang palette. But anyway, ayun nga. Eto yung itsura or theme ng kanilang Love Palette. Dito naman sa Love Palette, actually at first, parang hesitant pa ako kung bibilihin ko ba siya kasi hindi naman ito yung mga ano eh, klase ng shades na ginagamit ko. Mas prefer ko kasi yung mga warm shades, but since nga limited edition tong product na to, and bala kong mag-collecta ng mga eyeshadow palettes ng Natasha Denona na ganito yung size, sabi ko bibilihin ko na siya para just in case nga, na maisipan kong ituloy yung balak ko na i-collect silang lahat, at least, di ba? Meron na ako nito. Tsaka nga, di ba, limited edition siya, so baka mahirapan ako maghanap kapag ka hindi na siya available or kaya na-face out. Grabe, di ba? Sobrang stylish and perfect ng packaging. Ang class. By the way, guys, ano nga lang pala to, ha? Mini palette kasi may mas malaki pa dito and yung mas malaki dito usually cost around 7,000 pataas. Hindi ko afford yung ganung kalaki kaya sa ganito lang tayong size. Actually, medyo nanghihinayang nga akong gamitin to kasi ang ganda niya and parang gusto ko lang siyang i-preserve. Parang ayoko siyang hawakan, ayoko dutin ng brush, ayoko siyang mabawasan. Also, para may idea kayo, ganito nga pala sila kapag ka pinagtabi nyo. I almost forgot this one kasi hindi siya kasama sa mga pinakita ko sa box. Nasa ibang lalagyan siya. But anyway, this one is from Becca Cosmetics. And ito yung kanilang limited edition na Glow Dust Highlighter in the shade Champagne Pop. This one, kung hindi ako nagkakamali, ang bili ko ata is 1,200 pesos or less. And nakasale din siya, 50% off. So ganito yung itsura niya guys kapag tinanggal sa box. Tapos kapag binuksan nyo siya, ganito yung itsura niya inside. Tapos ayan guys, kapag tinalikod nyo siya, nakalagay lang lahat ng info and details about the product. Wala siyang kasamang powder puff or anything as in, ayun lang talaga, yung sifter. This one contains, wait, let me check. 15 grams yung laman niya, which is honestly sobrang dami for a highlight. Kasi diba hindi naman sa buong face nilalagay, kaya I feel like etong product na to, kayang-kaya niya mag-last for years. Especially kung hindi naman kayo everyday na gumagamit ng highlight. Kaya ayun, sobrang tipid niyang gamitin. Eto namang mga hawak ko ngayon are from BTLA and PR siya. I got them couple of months ago, kaya lang hindi ko pa nagagawa ng video, kaya sabi ko, isasama ko na dito sa haul para makita nyo. So, nagpadala sila sa akin ng apat na eyeshadow palette. Yung dalawa are called Nude Eyeshadow Palette, and yung dalawa naman are called the Gel Eyeshadow Palette. Actually, may iba pa silang pinadala, mga pangkilay and eyeliner, pero hindi ko na isasama. But anyway, ayun nga, eyeshadow palettes yung ipapakita ko. So, yung first one is, again, called the Nude Eyeshadow Palette. And, ayan guys, this is how the first palette looks like.
Tapos, eto naman yung pangalawang nude eyeshadow palette that they sent me. And same sa una. Very wearable lahat ng mga shades. Tapos, dito ako pinaka-excited guys. Kasi mukhang promising siya and ang ganda ng itsura. Again, this one is called the Gel Eyeshadow Palette. And ganito siya once you open it. Dito sa kanilang gel eyeshadow palette, they have two variants. But unfortunately, hindi ko masasabi kung ano yung pangalan kasi walang nakasulat sa likod or even sa packaging. Pero feeling ko naman dalawa lang yung options. So yung first one is like this. Ayan guys, this is how the first gel palette looks like and combination siya ng mattes and shimmers. And then yung second gel eyeshadow palette naman is an all shimmer palette. And ayan guys, ganito naman siya kapag ka-close up. This one is actually very interesting kasi hindi siya powder na eyeshadow. Gel siya. And ito yung klase ng eyeshadow na kapag ka-pinrest nyo, lumulubog. Tsaka what's good about this palette is hindi lang siya for the eyes. Pwede nyo din siyang gamitin for the other parts of your face. Kagaya dito sa All Shimmer Palette, etong dalawang light colors, pwede nyo gamitin pang highlight. And dito naman sa combination, ganun din. Yung tatlong light shades na shimmer, pwede nyo gamitin highlight. Etong mga shades na to, pwede nyo gawing blush. Etong shade na to, pwede siyang bronzer. And eto namang black, pwede nyo siyang gamitin pang kilay or kaya eyeliner. So basically, parang ano siya, diba? Multi-purpose palette. Kaya okay na okay and perfect for those of you na on the go and naghahanap ng palette na very versatile. Tsaka sobrang affordable lang nito, guys. I believe yung nude eyeshadow palette is like less than 300 pesos. Tapos eto namang gel eyeshadow palette is around 350 pesos lang. Final item na ipapakita ko sa inyo is probably the highlight of this haul. And that is itong aking bagong chinelas. Nasira na kasi yung chinelas na ginagamit ko kapag lumalabas ako ng bahay. Kaya kailangan ko nang bumili kasi wala akong magamit. Usually kapag bumibili ko ng ganitong chinelas, talaga nagpupunta pa ako ng mall. Kasi diba yung sizing nila minsan, parang hindi para-pareho yung sukat. Kaya lang since lockdown and nakakatakot lumabas kasi yung virus na punyeta. Si Miss Corona ayaw magpaawat. Ayun, naisipan ko na umorder na lang online and I'm super happy kasi saktong-sakto lang yung size na nakuha ko. Yung ginagamit ko ata nito na pambahay, mahigit isang taon na sa akin pero hindi pa siya super pudpod. Kaya lang, yung problema dito sa chinelas na to is yung bilog dito. Ito yung part na mabilis masira kasi kapag ka medyo nagtagal na siya, nagkakaroon siya ng crack tapos kapag ka naglalakad ka minsan, diba, magugulat ka na lang, tanggal na siya. Kaya yun, bumili ko ng bago. So, ito yung magiging pangloob ko ng bahay ngayon. Tapos, yung ginagamit ko sa loob ng bahay is yung ipanglalabas ko naman. Wala lang, share ko lang kasi ang cute ng kulay ng napili ko. Anyway guys, that is it for today's video. I really hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and please let me know sa comment section kung alin sa mga products na ipinakita ko yung gusto nyong gawan ko ng review and tutorial or kaya naman gusto nyong subukan. If you enjoyed watching, of course, make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe. And I hope to see all of you again on my next one.